si Mike talaga, very calm person yan. Ha, hindi yan madaling magagalit. Tapos, sumasabay din yan sa mga jokes. Baka nga, kayo yung nag-joke, tapos na-jokan kayo, na-jokan yung isa, nagagalit. So, ayun, continue na tayo sa mga sinasabi-sabi ditong mga false information na sinasabi ng iba dito. Lalo na sa mga comment, kung saan man ninyo to nakita o saan nyo nahanap ang sabing si Mike ay isang repe sa kanilang bansa. Dahil ba, sa susunod kasi, no, kapag mag-google-google kayo, ayos-ayosin nyo naman, hindi ibig sabihin na magkapareho yung pangalan, ay siya na yon. Ayos-ayosin nyo pang search-search ha, at tigil-tigilan nyo na rin, ang pag-spread ng mga false information about rapists. Kasi, una-una sa lahat, meron siyang custody, siya po ay humahawak ng custody sa kanyang anak. Kaya nga, nadala niya yung anak niya dito sa Pilipinas kasama siya kasi siya yung nag-hold, siya ang nagkaroon ng custody sa kanyang anak. Kasi yung mama ng anak, eh wala na, hindi alam at hindi niya alam kung saan na at hindi ito magandang something-something, it's family matter. Kung nakikita niyo yung photo ng mama niya, hindi po yon ang mama ng anak. Ito po ay ex-wife niya, pangalamang ex-wife po ni Mike iyon. And hindi po yun ang totoong mama ng bata na babae. Mama lang po siya ng, nakikita niyo naman sa photo, mama yun ng anak na lalaki. Asik, pangalawang anak ni Mike iyon. At tigil-tigilan niyo rin ang pagsasabing karma dahil iniwan yung pamilya niya. Kasi hindi nyo naman alam yung totoong pangyayari. Nagsesearch-search lang kayo at wala naman doon pinupost kung anong talagang nangyayari sa kanilang dalawa. Hiwalay na po sila, divorce na po sila. Sabi ng anak niya. Times yung anak niya na babae. So, sobrang sweet yung anak niya babae at talagang ano. And, hindi po siya una-una sa lahat, hindi po rapist kasi kapag rapist, hindi siya magkaroon ng custody ng kanyang anak. Pangalawa, hindi po siya makapunta dito sa Pinas kapag rapist siya kasi kailangan tingnan talaga yung record bago makapunta dito sa Pinas. So, tigil-tigilan na po yung mga sinasabi niyong kamali-malian. At sa ibang nag-comment naman dito na sakto lang daw, karma lang daw sa apam dahil daw ng bastos. Una sa lahat, wala kayong nakita nang bastos siya. And if ever nang bastos siya, una sa lahat, no? Sabi ni Rench kasi nang bastos daw si Mike nang paulit-ulit, okay? Nang kanyang barkada ng mga babae. Una sa lahat, kung binastos ka ng isang beses pa lang, lumayo ka na agad. No? Bakit nangyari pa yung paulit-ulit na sinasabi mo? O, nagpaigit-igit ka ng apam, ng pala. Kasi kapag ako mismo bababastusin, at alam ko sa tao na yon, example, if ever, lasing siya, tapos ako hindi, ako na mismo ang lalayo, ako na mismo ang distansya, kasi alam ko tao, lasing. Kung totoo man, hindi ko alam kasi wala namang lumalabas dito sa video, wala namang lumalabas dito sa video na nang haras siya or nang bastos siya sa mga kaibigan mo. And hindi naman nagiging solusyon ang pagbaril mo sa isang tao. Kung gusto mo, i-report. Kung gusto mo, no? Okay, so ito yung asawa nung tropa ni Mike. Yung Mike na binaril, hindi yung Mike na pinapakalat ng mga fans ni Range. Kasi at this point kasi, nagkaroon na ng retraction yung mga tropa ni Range. So okay na sila doon, okay? Ngayon sana yung especially dun sa manager sa ano suportahan mo pare pero huwag kang magpakalat ng information na hindi angkop kasi hindi angkop yung kinalat mong information in the sense na nakakasira yon doon sa credibility ng tao. Ngayon may ginawa bang mali yung AFAM? Di natin alam kasi end of the day hindi naman tayo korte para humusga diyan eh. Nasa ano na yan eh, nasa husgado na yan eh. Pero ang sure tayo, may binaril si Range, di ba? Pwede siyang mag-take the L and walk away, pero ang ginawa niya, linagay niya yung kamay sa hustisya sa kamay niya, which is mali. Kahit saan mo ilagay 'yon, kahit kaninong angulo mo, kahit kaninong version ng storya mo ilagay 'yon,
Yun yung mali. Paulit-ulit na tayo dito. Yung pinakita ko sa inyong text, ito, yan. Galing yan doon sa fan na, ni Range na sinasabi na dinedefend daw na isang predator. Paano mo nasabi? Kasi may nilabas na case yung mga tao. Eh, yung pala, hindi naman pala siya yun. Di ba, paulit-ulit tayo dito eh. Para kasing ilang content pa ba yung gagawin natin para masabi natin na wag nating tularan yung ginawa ni Range. Nakukuha nyo ba? Condemn the action but not the man. Di ba? May rational si Range doon. Kung ano man yung pumasok sa isip niya, sige. Pero yung whatever his rational is, mali yun. Wag natin tularan yun leading to the event na pamamaril ng kapwa. Kahit saan mo tignan, mali yun. Gets? Paulit-ulit tayo dito eh. Ngayon, ang sinasabi ko nga sa inyo, gaano ba kagrabe yung ginawa ng lalaki? Kung grabe yun, anong kailangan mong gawin? Saan ka pupunta? Pumunta ka sa kapulisan, di ba? Tapos isumbong mo, pa-deport mo, di tanggal yung affaminator niya dito. Nandito na yung buhay niya eh. Apparently, nag-nest na dito yung si Mike at dito na siya titira sa Pilipinas kasama ng asawa niya at saka yung kaibigan niya, di ba? So ganun eh, ganyan yung mga tipo ng afam eh, yung mga native type eh. So alam mo yon, ang sinasabi ko dito kasi, wala namang mali na pagtanggol mo yung kaibigan mo. Walang mali na pagtanggol mo yung kapwa mo. Pero to the point na kailangan mong pumatay, mali na yon, di ba? Kayo, dinidefend nyo, pwede ko rin bang sabihin na dinidefend nyo ang isang murderer? Kasi sinasabi nyo, yung isa kabila, mga predator daw. Hindi, mali yun. Dapat ang gawin natin dito, sabihin natin sa mga bata ngayon na nanonood sa atin na mali yung ginawa ni Range. Huwag mong ilagay yung bata sa kamay mo. Pero anong ginagawa natin ngayon? Paulit-ulit tayo, 'di ba? Ang tatanga, nakakabobo na. At this point kasi para nang sirang plaka eh. Pero i-deal natin yung punto. Kasi ayokong may isang gumawa niyan, isa lang, sira buhay mo. Gets mo ba? Walang control Z dito sa buhay. Pag nagkamali ka ng ganyang kalala, mahirap nang ibalik 'yan. Gets nyo? Ngayon, hindi ko na i-link ko down below para mapanood nyo yung sinasabi ni Ate. Pero based from what I understand, mukhang pupunta dito yung pamilya ni Mike, okay? Pag pumunta dito yung pamilya ni Mike, malamang i-interviewin ng media yan. Sino ba maaapektuhan kapag in-interview yan ng media? Hindi ba ang flip-top na naman, ang rap battle na naman? Kasi punong-puno, ang magiging poster boy nyo, itong putang inang giyang sa shabu, di ba? Gets nyo ba? Okay lang na suportahan nyo si Range bilang tropa nyo. Sige, gawin nyo yan. Tropa nyo yan eh. Pero, huwag nyong ipagdildila na may justification yung ginawa niya. Nakukuha ba? Putang ina pa ulit-ulit tayo dito eh. Kasi yung mga fans nyo, yun yung nakakainis eh. Yun yung sinasaway ko eh. Doon ako nagagalit eh. Kasi ayokong madamay na naman yung rap industry sa kabobohan ng iilan-ilan. Kasi kahit sa ang industriya naman, may bobo eh. Punta ka sa politika, may bobo. Punta ka sa medicine, may bobo. Punta ka sa science, may bobo. Gets nyo? Lahat ng industriya, may bobo. Meron lang mga standout na bobo. At yung kabobohan na yon, highlight na highlight, nakuha sa CCTV. Tapos sasabihin, hindi, dinidepend lang. Putang inang depend yan. Ba't di mo isumbong sa polis? Asset ka na, tas hindi ka pa marunong magsumbong sa polis. Binalikan niya, tas pinutukan niya. Pwede naman kung umalis na eh, magsumbong. Dala siya ng barangay, 5. Oh, dala siya ng polis, 3. Oh. Di durog yun, kahit sabihin mong MMA yun eh. Kasi pag polis ang gumalaw dyan, GG. Huwag ilagay yung bata sa kamay. Kaya nakukuha ba? Paulit-ulit yan, araw-araw. Nagdidipin ka kasi hindi ko dapat. Takina mo. Hindi, sa akin sige, content, may kita ako. Pero that's not the point eh. Nakakasira kayo ng mood eh. Kasi ang kulit eh, paulit-ulit eh. Hayaan nyo na ang gumalaw dito ay hustisya natin.
Kung ako, dun sa kaibigan nila Rain, since darating yung pamilya, lalong-lalo na yung original na nagpost, yung manager, tol, mag-retraction ka na. Kasi ayaw mo nang palalain to at ikaw pa ay masalya. Gets mo? Baka mag-collateral damage ka dyan, ma-cyber libel ka ng pamilya. Kasi one could argue na sa'yo nang galing yung mga yung dokumento na yon na pinapalabas ng mga fans ni Range. Gets mo ba? Hindi maganda yon, tol. Huwag nyo nang palalain pa, putang inang yan. Yun lang, gege mga lords.